Morning guys, ayun, nakaka-bad trip guys kasi ano, nanakawan ako, lahat ng shades ko nawala. Pagdating ko dito sa sasakyan ko, bukas na to. Imposible hindi ko nalakto kagabi kasi may kinuha akong gatas kagabi kay Zion. Once na nung nalak ko, dapat lahat to nakalak, nakagilid ko. Tsaka dito ko kinuha sa likod yung ano eh, yung gatas ni Zion. Kaya nagtataka ako, bakit pagpasok ko bukas ito? Kasi kung nagkamali ako kagabi, dapat to, kung naiwan ko to kagabi, dapat to lahat nakaangat. Eh dito ako pumasok kagabi, sa likod. Pero sarado. Ayun na lahat, busy talaga oh. Lahat guys ng salamin ko nandito eh. Tatlo yun, tatlong Oakley. Tapos yung USB charger ko nawala na rin, kinuha din. Tapos pagdating ko ganyan na, mga sira-sira na yung ano, yung laman ng sasakyan ko. Shit naman oh. Parang ito rin katabi ko guys bukas eh oh. Nakaangat yung ano niya. Ayun oh. Parang nag-ano siya kagabi. Ewan ko kung paano niya ginawa. Nakakapagtaka. Ayun o, kung makikita ko kasi yung lock nung katabi ko, nakaangat din. Kaya malamang, pinasok niya rin. Pero bakit hindi nag-alarm ang sasakyan ko? Yun ang nakakapagtaka. Kasi guys, kung sabi ko nga sa inyo, kung nakalimutan ko siya kagabi, malabong mangyari yun. Kasi once na, kunyari yan, bukas, kasi dumaan ako kahapon dito sa kagabi, pagkagaling ko, pagka-uwi namin ni Emma, dito ako dumaan, so bukas lahat ito. Ayan o, bukas lahat. Eh, nilock ko talaga siya kagabi kasi nagtapon din ako ng basura. So pag press ko na to, so dapat, o oh, diba, lahat bumaba. Pero pagpasok ko, ito lang yung nakaangat. So ibig sabihin, nabubuksan niya yung sasakyan. May ginagawa siya. Pero hindi, nakakapagtaka din, ba't hindi nag-alarm yung sasakyan ko? Nakakapanghina guys. Alam niyo yun, parang nanginginig ako. Kasi yung Oakley ko guys, yung dalawa dun galing pang Pilipinas, yung isa dito ko na nakuha. Tapos may reading glass pa ako. Kaya pagdating ko, nakabukas na to eh. Tsaka nung pagpasok ko kasi, nagtataka ako, bakit nakaano to? Yung naka-open. Nakakawalang gana talaga. Grabe, dami talaga ng loko-loko din dito sa Canada. Sayang yung salamin ko. Nanginahin ako sa salamin ko. Yun yung ginagamit ko guys pag minsan pa nagbablog ako. Kasi dito ko na iniiwan sa ano ko, sa sasakyan ko. Kasi syempre nga pag ayoko rin kasi yung actually nung ano yun, naisip ko na yan, natanggalin yung mga salamin ko. Kasi nga kinakabahan din ako kasi napanood ko yung vlog ni Inags na may nagbubukas nga ng mga sasakyan dito. Eh nawala na sa isip ko ulit. Lahat kinuha niya eh, pati yung nandito ko. Pati yung sa MP3 ko na ano, USB kasama din. Lahat naman, paano niya nabuksan to? Yun yung nakakapagtaka. Hindi ko muna ina-update si Emma kasi nag-exam kasi si Emma ngayon. Ayokong ma-stress. Kaya mamaya ko na lang siguro sasabihin sa kanya. Buti na lang guys, yung drone ko naiakyat ko na nung nakaraan pa. Pero yung mga salamin ko hindi ko na naalala. Nawala na rin kasi sa isip ko talaga. Ano kaya nangyari yun? Yun ang pinagtataka ko. Hindi nag-alarm yung sasakyan ko. Tsaka nakaangat itong isa lang ha. Kasi malabong maiwan ko to guys na ano eh, na bukas. Hindi rin naman, malabo rin namang napindot sa taas kasi nakasabit yung susi ko sa may pinto. Hindi maabot ni Zion. So, tinagal-tagal ko na dito. Na almost 9 months na kami dito. First time ko ma-experience ng ganito dito. Even sa Pilipinas, never ko na-experience na nabuksan ng sasakyan eh. Dito lang. Wala, lahat ng gamit. Pati yung USB ko dito, yung MP3 ko na, yung alam mo yung FM modulator ko. Meron pa ako dito. Ito ang iniwan niya. Pati yung mga USB ko nawala. Gulo-gulo na rin to eh. Talagang hinagul na rin niya eh. Binuksan niya talaga eh. Nakaka-bad trip naman oh. Actually late na ako guys. Pero alam yun parang tamad ako magtrabaho. Pero hindi pwede syempre.
Salamin lang naman yan. Papalitan naman. Pero sayang din guys. Mahal pa naman ang bili ko dun. Ay nako. Sige, mamaya na lang ulit guys. Papasok na muna ako. 1 week later. Oh, maulan na naman. Ay nako guys. So, kahapon hindi ko na na-vlog yung about dun sa nakuha sa akin sa mga salamin, ano. Busy ko si guys eh. Pagka-uwi ko kahapon, diretso ako dun sa dental ko ulit. So, yun guys, no. Hindi ko rin talaga alam paano nakuha yung salamin ko. Kasi, ako naman kasi lagi guys, talagang never kong iiwan na bukas to eh. So, kahit magkaganyan lang siya, pag nilang ko yan, hindi naman mabubuksan yan kahit na nakaangat to eh. Yun yung pinagtataka ko. Pero malabo eh. Ayan. So bali, ulitin ko nga sa inyo, no, yung mga nawala sa akin. Yung USB ko dito, yung charger ko, yung dalawang cable ko. Buti may naiwan pa akong isa. Ito. Ang nawala sa akin, yung FM modulator ko. Yun nandito. Tapos yun, yung salamin ko, tatlo dito kasi nakalagay yun. Tapos, ano pa? Yan, tapos kalat-kalat na dito, yung mga tissue. Kasi binuksan niya rin to eh. Yan, kinulungkat niya rin yan. Pero wala naman siya nakuha dyan or mga importante. Ang importante lang talaga dito sa akin is yung salamin. Ako. Yan. So yun nga guys, no, sabi ko nga sa inyo, nung dumating ako, sarado talaga to, nakalock talaga yung tatlo. Ito lang ang bukas. Kaya imposible na yung pagbalik ko nung kinuha ko ngayon din yung isa ayon. Hindi naman kasi ako dito, hindi naman kasi ito yung binuksan ko eh. Dito ako kinuha sa likod. Itong pinto na to, sa side ni Zion yung binuksan ko. So ibig sabihin, nung bumalik ako, nung binuksan ko nga yung pinto ng sasakyan ko, kasi pag isang press ko lang yan, magbubuwas, ito lang. Yung sa side ko lang. Pag dalawa, apat. So, ibig sabihin, hindi ako makakapasok. Kung isa lang pinindot ko, hindi ako makakapasok dito sa likod. Tama, di ba? So, dalawa talaga yung pinindot ko. Tapos para umangat yung apat. So, makakapasok ako dito sa likod. So, nung umalis ako, syempre, nilock ko, automatic, maglalock lahat. Pero nangyari, ang nangyari nga is yung ito lang ang bukas. So ibig sabihin, pwede sigurong sa side ko yung mali. Siguro kasi nung kinuha ko yung daddy ni Zion guys, wala na laman kasi yun, nagtapon ako ng basura. Bali inuna ko muna yung ano eh. Inuna ko muna yung daddy ni Zion, tapos binulsa ko. Oo, baka pwedeng ganun. Kasi nung nilock ko siya, nilagay ko yung susi ko, nilagay ko yung daddy ni Zion dito sa bulsa ko din. Baka napindot ko si, or siguro lang, napindot ng isang beses kaya umangat ko. Pwedeng mangyari yun. Or, pwedeng nung binuksan ko yung pinto, or nung nilock ko yung pinto, gaya nung, ayan guys, papakita ko sa inyo kung paano ko nilock yung pinto namin. Kasi siyempre, hawak ko to. Isusi ng pinto namin. Baka napindot ko. Hindi ko alam. Baka ganun yung nangyari. Kasi na guys, yung boses ko nanginginig, lamig eh. Ano kasi, anong weather ngayon? Masyadong malamig. Kasi kahapon, more on ulan. Pero mamayang tanghali, back to ano ulit. Init. 19 ata, parang ganun. Ayan, nasa ba? Pwede pa. Pwede pa magkwentuhan ng konti. Tapos yun, siguro, charge to experience na rin. Kasi sa tagal-tagal na rin namin dito guys sa Canada, almost magta 10 months na kami dito. Dito na talaga nakalagay yung salamin ko. Which is, ano rin, mali din kasi nga dapat hindi ako naglalagay ng mga importanteng gamit dito. Kasi nga, syempre, hindi natin masabi. Pwede nga natin sabihin natin nakalimutan natin ilock. Pwede, possible. Syempre, ayoko rin naman
ayoko na rin namang ano, tawag dito, lalamig. Ayoko na rin namang isipin, kasi salamin lang din naman yun. Yun nga lang, tatlong salamin yun guys ng Oakley. Sayang, paborito ko pa naman dun yung ano, yung, alam nyo na yung green, yung ano niya, pinaka frame. Yun yung paborito ko dun eh. Binili ko pa naman sa ano yun, sa SM North, sa Oakley, yan. Yun yung nanghihinayang ako doon sa salamin na yun. Kasi ngayon wala na ako makita sa ano eh, sa site ng Oakley na ganung ano style. Siguro maghahanap na lang ulit ako ng bago, pero hindi na ako maglalagay dito guys. Ano na yun, charge to experience na yun. Masyado kasi ako naging kampante. Kasi sa Pilipinas, takal ko na eh. Kasi ganun kasi ako sa Pilipinas guys. Kumbaga, yung salamin ko nandun na sa kotse ko talaga. Eh, siguro nagkataon na tayo yung natsempohan na siguro nga bukas talaga to. Kasi wala ko nakikitang force of entry eh. Pinasek ko na rin kay Julius. As in wala. Siguro nga talaga na ano, napindot ko siya kaya umangat tong ano, itong pinto, yung lock ko dito sa side ko. Kaya siguro yung magnanakaw talagang nag-iisa-isa siya dito ng mga sasakyan. Tapos yun, siguro na-tsempohan niya talaga na nabukas nga kaya siya nakapasok. Ayan. Tsaka dito sa area namin kasi guys, dito sa ano namin, wala pa akong nababalitaan kasi wala rin naman nabanggit si John na uso yung nakawan dito. Pero dito sa ano namin guys, kaibigan namin, dito sa kabilang side ng ano, ng Chinook din. Two times na raw ata siyang ano, nakalimutan niya ata ilak or parang, hindi ko maalala eh, kwento ni Dwayne. Basta parang twice na ata siyang na ano, nakuhaan din ng gamit. Ayun, so, ayun, yun nga, medyo naging kampante ako, yun yung mali. Naging kampante ako sa ano, sa gamit ko dito sa sasakyan. Buti na lang din guys, wala yung drone ko, wala yung camera ko. Pero kasi guys, minsan pag nakakalimutan ko kasi yung drone ko, dyari, bumaba ako, nakalimutan ko yung drone ko dito sa ano. Bumaba talaga ako, kinukuha ko talaga siya. Tsaka yung ano ko, yung camera ko minsan. Ano lang, minuto lang, once nakalimutan ko, bababa talaga agad ako. Pero yung salamin kasi guys, ano yun eh, nakasanayan ko na talagang iniwan ko sa sasakyan ko. Pero hindi ko siya nilalagay dito sa labas ah. Nakatago talaga siya. Pero siyempre, once na napasok yung sakin natin, talagang hahagul, ano yan eh. Talagang magbubungkal talaga. Talagang maghahanap talaga dito sa loob ng sakin natin eh. Tapos, yung sa likod ko naman, wala naman akong nawalang tools. Nandun din naman yung blower nung pagsasnow ko. Wala naman akong nakitang ano. Or wala naman akong napansin na nawala. Although, mga cable, mga tools ko, wala naman. Although, nandun din yung ano ko, yung barayan ako, yung portable ko na ano. Drill, wala din naman, ando pa rin naman. Siguro hindi niya na rin sinilip yung likod. Siguro parang inisip niya, wala namang importanteng gamit doon. Ito lang talaga, yun nandito. Ayan, so bali, yeah. Ano yun, aral sa akin yun. Next time, hindi talaga ako maglalagay dito. Especially yung salamin. So, yun lang naman ang ano ko guys, yung salamin talaga. Yung USB, madali lang yun eh. Madali lang makabili niya, mura lang din naman yan. Buti nga may naiwan pang isa pang charge ko ng cellphone. Pag magdo-DoorDash ako, yun naman importante sa akin dun eh. Yung FM modulator, hindi naman masyado importante. Pang ano ko lang yun, pang MP3 ko lang din naman. Yeah. Then yung ano pala, yung documents ng sasakyan nandito naman. Chinek ko rin, kasi nabanggit sa akin ng kasama ko kahapon sa warehouse. Ano nga, i-check ko raw yung ano, yung documents nga. Well, yun, lumabas agad ako ng warehouse namin. At chinek ko talaga siya. At yun, ninito naman. Buti na lang at hindi na nakuha yung papel. Yeah. Yun guys, payo ko na lang sa mga papunta rito sa Canada. Huwag tayo masyado maging kampante. Sa pangalawa, huwag na huwag tayo mag-iwan ng mga ano, mga importanteng gamit natin. Basta siguro, if ever na makalimutan natin, siguro kuhaan natin agad yung ano, yung gamit natin sa sasakyan. So, yung sa akin kasi ano, yun, talagang ewan. Kasanayan ko na kasi guys talaga na nag-iwan ako ng salamin dito sa ano, sa sasakyan ko. Ang mali ko lang doon,
Lahat ng salamin ko kasi, even yung, apat pala guys, apat pala yung nawala sa akin. Kasi meron pa akong ano, pa nagdadrive ako yung salamin na parang reading glass ko. Yun. Kakakuha lang namin ni Emma yun, nung ano, ginamit namin yung benefits niya. Yeah, so although free lang naman siya, pero sayang pa rin, di ba? Kaya biniyaran pa rin naman namin yun. Or biniyaran na insurance, syempre. So yun yung isa sa mga nawala din pala. Wala sa isip ko. Nasa isip ko yung tatlong Oakley ko lang. Ayan. So, yeah. Nakakalungkot. Kahapon talaga guys, kapag kasi yun, hindi ako makapagtrabaho ng maayos. Naglo-load ako. Talagang lutang ako. Ganun kasi ako guys eh, pag yung mga importanteng gamit sa akin, once na nawawala. Pero, first time ko guys mawala ng gamit talaga sa buong buhay ko. Never ko pang na-experience talaga yung nawala ng gamit or na-misplace, no. Kasi ako, sobrang maingat ako sa gamit ko talaga guys. Even yung cellphone ko, kahit tatayo pa lang ako ng upuan or nung pag kumakain sa restaurant, talagang kinukuha ko talaga siya, nilagay ko agad sa bulsa ko. Hindi ako nag-iiwan sa mga lamesa. Siguro, aral na rin sa akin na yun nga, na ano, wag na mag-iiwan ng mga importanteng gamit dito sa sakit. Kasi nga, marami rin pala talagang loko dito. Pero minsan, may time na sinaisip ko na kunin ko yung salamin ko, itago ko na. Pero, nawawala rin sa isip ko. Ano nyo yun? May time lang naman na isip ko na ano, kunin ko nga, parang ganun. Pero hindi ko rin naman nagagawa. Ayun. Wala. Wala tayong magagawa. Ganun talaga guys. Wala na. Ayoko na rin masisihin sarili ko. Baka nga lang siguro din napindot ko nung ano, nung nagtapon ako ng basura or nung naglaka ko ng pinto namin. Baka napindot ko siya. Yun. Ay nako. Buti na lang. Siguro nung bumaba ako, buti na lang hindi pa nangyayari yun. Kasi mamaya, nandun yung lalaki. Baka kung ano pa mangyari sa akin, di ba? Baka nung makita akong papalapit, baka pwedeng anuhan niya ako, saktan niya ako, but diba? Thankful na lang din na wala ako nung nangyari na yan. Kasi nga, bumaba talaga ako guys eh. Kasi nga, nakalimutan ni Emma yung dede yung design kasi dito, kaya kinuha ako. Ayun. Well, ganun talaga ang buhay. Ingat-ingat na lang din talaga guys. Yun nga, sabi ko sa inyo, yung mga parating dito, tsaka yung mga nandito na, na mga kababayan natin dyan. Siguro, huwag na lang tayo maglagay ng mga importanteng gamit dito sa saksi. So, yeah, move on na lang tayo guys. Ganun talaga eh. Wala na lang tayo magagawa. Nandun na yan. Mapapalta naman yan. Madali namang bumili. Kapag, at least, na-experience natin yung ganun. Na next time, huwag na natin gawin na mag-iwan ng mga importanteng gamit dito sa saksi. Okay, so yun, bali kahapon, update ko na rin kayo. Busy kahapon, daming options sa amin. Tapos, ang daming inbound, outbound. Kaya medyo sagad yung oras namin kahapon. Alas 5:30 talaga kami nag-out. Ayun, bali kahapon din, ang lakas ng hangin, tapos maulan. Ayun, tinan nyo naman guys, makulimlim. Hanggang tanghali daw to eh, based dun sa forecast, no? Sarap matulog. Tapos ano pa? Ano pa nangyari sa amin kahapon? Ayun. Yun nga, kaya hindi ko rin natuloy ito kahapon guys. Kasi nga bumalik ulit ako sa dentist ko, chinek nila yung gums ko. Nag-improve naman daw kasi yung gum ko, chinecheck nila kung ano nangyari, kung may improvement ba. Which is good naman, sabi nung dentist. Kaya tuloy-tuloy lang din daw yung pag-cleaning. Yan. Kaya yun nga, basta yun. Tapos nag-grocery na rin kami sa Walmart ni Emma. Kasi nga may mga kulang kami, mga gulay. Yan. Tapos tinapay, saging. Yan. So yun lang naman guys ang namin. Ang kalimitang binibili din naman namin sa grocery store. Ayan. Tapos dapat nga kahapon mag-DoorDash ako eh. Pero hindi ko na siya nagawa. Kasi nga kulang na rin sa oras. Saka ano oras na rin? Kagabi ako natapos, parang mga 7 na rin ako natapos doon sa dentist ko eh. Tapos isa pa, ang lamig nga, tapos mahangin, umuulan. Ayoko rin naman, siyempre, pipick up ka ng orders, tapos di-deliver mo sa bahay, maglalakad ka. Ayoko din naman mamaya maambunan ako or magkasakit ako. Mas mahirap na, di ba? Just to be safe na
mag-ingat na lang din. Saka ang lakas din ng hangin talaga kahapon, guys. Nilipad nga yung visor ko dito eh. Nung nasa dentist kami, nakaangat na dito, gumaganon din na yung visor ko, kaya sinila ko na lang siya, tinanggal ko na. Pero maluwag na rin kasi dati yon. Pero kahapon, sobrang lakas siguro ng hangin, pag nandun yung hangin, natatangay siya. Nakarasa ba? Lapit-lapit na rin ako sa, ano, sa trabaho ko. Natawa na lang ako sa sarili ko. First time! Nako guys, first time! First time na mangyari sa akin yan. Yung salamin ko pa naman ang nawala. Ay, nako. Ay, nako talaga. Buhay, buhay. Oh, dami na puno kami ah. Nga pala, Thursday ngayon. Nawala sa isip ko. Oh, puno nga pala ang parking ngayon. Mukhang malayo ako magpa-park ah. Doon na ako magpa-park sa right side. Puno na kami doon, tapos puno na rin dito. Oh my god. So yun guys, hanggang dito na siguro itong vlog ko. And I hope na may natutunan kayo sa vlog ko ngayon. Basta guys, huwag tayo masyado maging kampante dito sa Canada. Kasi iba, iba talaga dito. Marami rin para talagang loko-loko dito. Which is yun, napatunayan natin. Ganun talaga eh. Charge to experience lang din to. Mga nangyari na to sa akin. Pero at least next time, hindi na ako mag-ano. Hindi na ako mag-iwan ng mga importanteng gamit dito sa sasakyan ko. Okay, so yun guys. See you on the next one. Peace!